0968 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas! Araw ng Miyerkules, mga kasama, kami ang inyong mga radyoman, Jane Martin. June 19, 2019, ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. Live tayong napapakinggan sa lahat ng RMN stations nationwide at sa WRMN New York, USA. Live din tayo sa Facebook, RMN News. Headlines, RMN News Nationwide. Kapitan ng FB, Gem Ver Uno na si Jonel Insigne, nagsorry kay Pangulong Duterte. Investigasyon ng Philippine Coast Guard sa hit and run incident sa Recto Bank tapos na pero hindi pa mailalabas. Dalawang Pinoy patay sa train crash sa New Zealand, tatlong iba pa sugatan. Pangulong Duterte, posibleng desisyonan na ang House Speakership sa June 28. Pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap ikinatuwa ng Malacanang. Malawak ang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa, ikakasa ng mga miyembro ng KAPA bukas. Sa balitang tatak RMN, tatlong bata sa Antique patay dahil sa dengue. Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump formal nang sinimula ng kanyang re-election campaign para sa halalan sa 2020. Sa balitang sports, James Yapa maglalaro pa rin kahit inabisuhan ng doktor na magpahinga dahil sa injury. Sa balitang showbiz, Leia Salonga nagalit sa nagpapakalatang fake news na aalis na siya sa showbiz. Weather update, RMN News Nationwide. Mga kasama, patuloy pong nakakaapekto ang high pressure area o risk of high pressure area sa buong Luzon. Rajuman Jane, mga kasama, dahil dito ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng maalinsangang panahon pero mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Wala namang nakataas na gale warning kaya maaari pa rin pong pumalaot ang mga Pilipinong mangingisda at mayroon lamang pong maliliit na sasakyang pandagat. Ang haring araw ay lulubog mamayang alas 6:27 ng gabi. At sisikat po bukas sa 5:28 ng umaga. Humingi ng tawad kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kapitan ng bangkang pangisdang binangga ng Chinese fishing vessel sa Recto Bank matapos ang tila pagbaliwala niya sa punong ehekutibo. Ayon kay FB Gemver Captain Jonel Insigne, hindi niya alam na si Agriculture Secretary Manny Piñol pala ang humiling na magkita sila sa Maynila. Kasabay nito, mga kasama, muli pong umapila si Insigne sa Pangulo na tutulungan sila na makamit ang hustisya. Humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na presidente na hindi po pala ako pinatawag niya, hindi po si Secretary Piñol po ang nagpatawag sa amin. Hindi po ako nakatuloy, matras po ako dahil masama po yung pakaramdam ko. Yun nga po, humihiling po ako sa ating mahal na presidente na sana po ano po yung bumangga po sa amin na yung kapitan po, gusto ko po mapanagot po yung kapitan po na yun ang pangiling ko po sa ating mahal na presidente. Nilinaw naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol na hiningi niya ang klarifikasyon kay Insigne dahil nalalagay sa alanganin ng Pangulo dahil sa mga gawa-gawang pahayag. Si Captain Insigne, pagkatapos namin mag-usap kanina, admitted na medyo may mga statements siya na ayon sa kanya, hindi niya alam na nasabi niya. Yan po sina FB Gemver Uno Captain Jonel Insigne at Agriculture Secretary Manny Piñol. Hindi na matiyak ngayon ng mga mangingisdang Pinoy kung aksidente o sinadya silang banggain ng Chinese vessel sa Recto Bank. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, ang pahayag ni Richard Blaza, cook ng bangka ng mga Pinoy, ang siyang tanging kapani-paniwala lang dahil ito lamang ang gising ng mangyari ang salpukan. Gayunman, hindi anya sinasantabi ng ang mga pahayag ng iba pang crew ng fishing boat dahil mahalaga rin ito sa maritime inquiry. This is something that is better resolved by a marine inquiry. So ang kanilang suggestion, humihingi sila ng malalim na investigasyon sa pangyayari upang malaman not only from their side but on the side of the Chinese vessel.
Sa kabila nito, nanindigan si Piñol na kinukondena nila ang pag-abandona ng Chinese vessel sa mga mangingisdang Pinoy. There is no justification to the act of the Chinese vessel to abandon the Filipino fishermen who were already in distress. Under international maritime laws, that is illegal. Under human laws, that is immoral. Pagtitiyak ng kalihim, ipaparating niya kay Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng 22 mangingisdang Pinoy na papanaguti ng Chinese fishing vessel na bumangga sa kanila. Dapat pa ring mag-sorry ang mga Chino na sangkot sa pagbangga at pag-abandona sa 22 mangingisdang Pinoy sa Recto Bank. Ito po ang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa kabila ng paniniwala niyang aksidente lang ang nangyari. Ayon sa kalihim, dapat na mag-sorry ang kapitan ng Chinese vessel at magbayad ng danyo sa mga mangingisda. Yeah, I think that would be appropriate for demand to the ship captain to apologize and then make restitution for the damage. Pero ito, walang kinalaman ito ng mga government na walang ano dyan. It's just, alam mo, napakalawak ng West Philippine Sea na tamaan mo yung isang maliit na bangka. Siguro ang chances niya is 1 in 1 million siguro yan. Ipinagtanggol naman ni Lorenzana si Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng mga kritisismo dahil sa naging pahayag nito hinggil sa insidente. Gitna kalihim, hindi totoong pro-Chinese ang Pangulo. May ginagawa na niyang hakbang ang gobyerno ukol dito at katunayan na kapaghain na ng diplomatic protest ang DFA laban sa China. Dinipensahan din niya ang pagiging malabnaw ng pahayag ng Pangulo sa Recto Bank incident kumpara sa naging aksyon nito sa basura ng Canada. No, that is not correct. That is not correct. The president is pro-Filipino. Kahit ako, mas magagalit ako sa garbage kasi itong accident na to. Because the garbage has been there for 6 years na. Alam ng Canada na ayaw natin, wala silang ginagawa. Anong tingin nila sa ating basurahan? Kung hindi nagangawa si president na gano'n, kukuhin ba nila yung basura nila? No. But this one, wala pa siyang complete information. That's why he was very silent. Ayon kay Lorenzana, posibleng ungkatin niya ang Recto Bank incident sa ASEAN Defense Ministers Meeting na gaganapin sa Hulyo sa Bangkok, Thailand. Natapos na ng Philippine Coast Guard o PCG ang investigasyon nito hinggil naman sa umano'y hit and run incident sa Recto Bank. Ayon kay PCG spokesman Captain Rmn Balilo, na isumita na nila kay PCG Commandant Admiral Elzon Hermohio o Hermogio ang resulta ng investigasyon. Gayunman, hindi pa nila ito maisa sa publiko dahil hindi nila alam kung dadalhin ito sa higher authority. Samantala, naniniwala ang Regional Security and International Relations Expert na si Romela Banlawi na bukod sa investigasyon ng Pilipinas at China, dapat ding investigahan ng isang independent body ang insidente. Anya, kapag joint China-Philippines ang investigasyon, lumalabas lang na pareho nitong sinusubukang i-cover up ang isang bagay para makakuha ng parehong resulta. Inakusa naman ni Senadora Laila De Lima ng pagtataksil sa bansa si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod nga po ito ng pahayag ng Pangulo na little maritime incident lang ang pagbangga at pag-abandona ng Chinese vessel sa 22 Pinoy na lula ng bangkang pangisda sa Recto Bank. Ayon kay De Lima, umaakto nga parang Chinese puppet government ang Pilipinas sa sarili nitong desisyon. Ginagamit lang ang excuse ni Pangulong Duterte sa kanyang pagtatraidor ang banta nitong gyera sakaling pumalag at maghamon ng Pilipinas sa ginagawa ng China. Higit sa pagiging traidor, tinawag pang glorified carpet bagger ni De Lima ang Pangulo na wala anyang katapatan sa kahit kanino maliban sa kanyang sarili. Pilipinas dapat makipag-alyansa sa ibang bansa laban sa China. Kasama mo sa balita, Rajuman Grace Mariano. Iginiit ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kahalagahan na maging kaisa natin sa paninindigan laban sa pambubuli ng China ang international community tulad ng United Nations at mga kasaping bansa ng ASEAN. Sabi ni Lacson, dapat ang ating gobyerno ay makilahok din sa common stand laban sa China ng ibang mga bansang katulad natin ay nagaangkin din sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Lacson, ito ay para magkaroon ng international pressure sa China at mabalanse ang kapangyarihan sa West Philippine Sea. Bunsod nito ay ang suporta ni Lacson sa plano ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na talakayin sa ASEAN Defense Ministers Meeting
ang naganap na pagbangga ng Chinese vessel sa Filipino fishing boat. Ipinaalala pa ni Lacson na noon ay nagkasundo na ang ASEAN na magkaroon ng iisang posisyon kaugnay sa territorial dispute sa West Philippine Sea, pero lumabnaw ang ating pakikitungo dito. Ayon kay Lacson, nangyari yan nang pumasok ang Pilipinas sa China sa joint exploration bukod pa sa pangingibabaw ng personal na interest sa NBN-ZTE deal. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tapaka, RMN. Patay ang dalawang Pilipinoy worker habang sugatan ang tatlong iba pa nang mabangga ang isang tren sa ang kanilang sinasakyan sa New Zealand. Ayon kay Philippine Ambassador to New Zealand, Jesus Domingo, naganap ang insidente alas 8:15 ng umaga sa New Zealand habang papatawid ang sinasakyan ng mga biktima sa railway. Anya, inaalam na ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng salpukan o kung nagkaaberya ang warning sign bagong insidente. Paliwanag ni Domingo, dalawa sa tatlong Pinoy na sugatan sa insidente ang nasa malubhang kalagayan. Nabatid na kararating lang sa New Zealand ang mga biktima noong nakaraang linggo at mamasukan bilang tagapitas ng prutas. Kaya Domingo, hindi pa mailabas ang mga pangalan ng mga biktima dahil patuloy pang kinokontak ng ang mga kaanak ng mga ito sa Pilipinas. Kasabay nito, nangako naman ang embahada na tutulungan ang mga biktima at kanilang mga kaanak. Sa iba pang balita, mga kasama, Pangulong Duterte humingi na hanggang June 28 para makapili ng susunod na House Speaker. Kasama natin sa balita, Rajuman Mike Guyagoy. Iniayag ni Senator-elect Bongo na humingi ng sapat na panahon si Pangulong Rodrigo Duterte na makapamili ng susunod na House Speaker. Sa panayam ng media matapos bisitahin ang mga nasunugan sa Ilugan Barangay Pinagbuhatan Pasig, sinabi ni Go na itong posisyon ng punong ekatubo. Kasunod naman ang isang meeting ng mga congressman kagabi kasama si Congressman Pulong Duterte. Ayon kay Go, medyo nahihirapan ang Pangulo dahil parehong may kakayahan at kwalipikado ang mga matutunog na magiging susunod na leader ng Kamara. Kasunod naman ito ng kahilingan ng mga miyembro ng mababang kapulungan na mismong ideklara na ni Duterte kung sino ang kanyang napipisil upang matapos na nangyayaring kapangan sa pwesto ng speakership. Ani Go, posibleng sa June 28 ay makapagpalabas na ng desisyon ang Pangulo. Sinayakayan ng Pangulo na manggagaling sa lahat ng partido politikal ang mga pagpipilian sa susunod na Speaker ng House of Representatives. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy Tatak, RMN. Kamara, umaasang madedesisyonan na ng Pangulo ang speakership sa June 28. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Conde Bata. Inamin nga ng isang neophyte congressman na posibleng magbabalang desisyon si Pangulong Duterte sa susuportang speaker sa June 28. Ayon kay Masbate Representative Wilton Co, ang pahayag ay sinabi ng Pangulo kagabi sa puna na itinatawag sa Malacanang na pinangunahan ni Davao City Representative Paolo Duterte, kung saan kasama din si Marinduque Representative Lord Alan Velasco at Pampanga Representative Aurelio Gonzalez. Pagdidino ni Co, hindi direct ang sinabi ng Pangulo kung anong anunsyo ang kanyang sasabihin sa June 28, pero inaasahan daw nila mga mambabatas na sasabihin ng presidente kung sino na ang kanyang i-endorsong speaker ng 18th Congress. Sinabi pa ng baguang mambabatas na kung sino man ang i-endorso ng presidente na speaker sa susunod na kongreso ay malaki ang chance ang itong suportahan ng mayorya ng mga kongresista. Mas makabubuti din anya kung magmumula sa pinipilaban ang itatalagang speaker, pero sa loob man ng kanilang partido o hindi ang susuportang speaker ay pagpupulungan pa rin ito ng grupo. Samantalang nilinaw naman ni Navotas Representative John Ray Tianco na ang pinatawag kagabi sa Malacanang ay simpleng dinner lamang at get-together na dinaluhan ng humigit-kumulang 100 mga neophyte congressmen. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Ponte Batak, Tatak, RMN. Pinayuhan naman ng isang political analyst si Marinduque Representative Lord Alan Velasco na magparaya na sa speakership race. Ayon kay political analyst Ranjit Rai, walang sapat na kakayahan si Velasco kumpara sa ibang mga kandidato, kaya makabubuting magparaya na lang ito sa mga senior at seasoned politician na mas qualified sa posisyon. Hindi naman kasi anya pang on-the-job training ang House Speakership, kaya dapat ay watch, listen, and learn muna ito sa kamera. Dagdag pa ni Rai, ang paglutang ng mambabatas na maging House Speaker ay bunsod lamang ng pagkakaroon ito ng backer na malalaking negosyante. Sinasabing suportado ni business tycoon Ramon Ang ang pagtakbo ni Velasco sa House Speakership. Una na pong kinumpirma ng kapartido ni Velasco sa PDP Laban na kapwa tumatakbo rin sa speakership race sa sinadating House Speaker Pantaleon Alvarez at Pampanga Representative Dong Gonzales na may vote buying sa Kamara kung saan bawat boto ay tatapatan ng 1 hanggang 7 milyong piso.
Ipinagmalaki ng Malacanang na nagbubunga na ang pagsisikap ng Duterte administration para maiahon sa kahirapan ng mayorya ng mga Pilipino. Ito'y kasunod ng Social Weather Station o SWS survey kung saan bumaba sa 38% mula sa 50% ang mga Pilipinong nagsabing sila ay mahirap. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang magandang resulta ng survey ay patunay na hindi umubra ang mga mapanirang propaganda ng mga kritiko sa Duterte administration noong panahon ng kampanya. Anya, on track ang administrasyon sa mga ipinatutupad na hakbang para mabawasan ang antas ng kahirapan sa bansa. Sabi pa ni Panelo, target ng Duterte administration na mabawasan at maibaba pa hanggang 14% ang antas ng kahirapan hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa 2022. Pinasalamatan naman ang palasyo ang mga economic manager ng gobyerno, gayon din ang mga miyembro ng Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster, Social Welfare Officer at Barangay Health Worker dahil sa kanilang serbisyo at aksyon para mabago ang buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Abangan sa pagbabalik ng Rmn News Nationwide sa Antique, tatlong bata patay dahil sa dengue. At sa sports, James Yap maglalaro pa rin kahit inabisuhan ng doktor na magpahinga dahil sa injury. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. Rajaman, come in. Rmn News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live dito. Nandoon si Radyoman. Wala pang ibang reporter dito. Medyo malayo na ang lugar pero nagaganap ang pamamaraan. RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Tatak RMN. Balitang Tatak RMN. Balita sa Luzon at sa Dagupan, lalaking pinagnakawan ng mga doktor arestado. Kasama natin sa balita mula IFM Dagupan na Rajuman Ella Garcia. Arestado ang isang lalaki na itinuturo akyat bahay sa sere ng panluloob sa kabahayan at klinik ng doktor sa Dagupan City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Abubakar Manghelen Jr., hepe ng lungsod, sa ilalim sa inquest proceedings of suspect sa kasong robbery na si George Morales, 22 anyos, residente ng San Antonio Alamillos, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, una nitong pinagnakawan ng isang doktor sa lungsod na nagkakahalaga ng higit 107,000 na halaga ng pera at gamit sa Tapuac District, Dagupan City. Sa parehas na barangay, muli nitong pinagnakawan ang bahay ng mag-asawang doktor na kinilalang si Elizabeth Estresta at Homer Estresta sa Cristobal Subdivision ng lungsod. Nakumpisla sa suspect ang nakaw na 45 kalibre ng baril, alahas, damit at cellphone na nagkakahalaga ng 125,800 at nakapkapan rin ng dalawang sachet ng hinihinalang shabu at haharap sa kasong paglabag sa illegal na droga. Kasama mo sa IFM Dagupan, Rajuman Ella Garcia, Tatak RMN. Sa Dinalupihan, Bataan, 65 couples sabay-sabay na ikinasal sa mass wedding. Kasama mo sa balita, Ranjuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. 65 magsing irog ang sabay-sabay na ikinasal sa isinagawang mass wedding o kasalang bayan kaninang umaga sa Dinalupihan, Bataan. Inorganisa ito ng pamahalaang bayan ng Dinalupihan sa pamumuno ni Mayor Maria Angela Garcia Katuwang, ang sangguniang bayan sa liderato ni Vice Mayor Ray Matawaran. Bahagi ang natura aktibidad ng siyam na araw na calendar of events para sa kapistahan ni San Juan Bautista, ang patron saint ng bayan ng Dinalupihan. Pinakamatandang nagpakasal sila Ronaldo Reyes, 72, at Veronica Andaya, 62 years old, na 35 years na umanong nagsasama. Nagsilbing ninong at ninang ang mga lingkod bayan ng Dinalupihan kung saan nagbigay pa sila ng kani-kaniya mga regalo sa mga bagong kasal. Matapos ang civil wedding ay binasbasan ang mga bagong kasal sa pamamagitan ng
isang banal na misa. Kasama sa bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN. Balita naman sa Visayas, sa Antique, tatlong bata patay dahil sa dengue. Kasama natin sa balita, Radyo Man, Magi Maleriado ng RMN Iloilo. Tatlong bata na ang binawian ng buhay sa lalawigan ng Antique dahil sa dengue. Ito ay batay sa record ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng Antique. Ayon kay Dr. Rick Noel Nasyo ngayon ng IPHO, binawian ng buhay ang 9 na taong gulang na batang babae mula sa Kulasi, Antique habang ginagamot sa Angel Salazar Memorial General Hospital Linggo ng gabi na siyang 3rd biktima ng dengue sa lugar. Sinabi nito na nagmula rin sa parehong bayan ang unang 2 nasawi dahil sa dengue na kinabibilangan ng 7 taong gulang na batang babae mula sa Barangay Naba, Kulasi, Antique at 6 na taong gulang na batang babae mula sa Barangay Esperanza, Kulasi, Antique. Umabot na sa 300 dengue cases ang naitala sa lalawigan ng Antique mula Enero hanggang Hunyo 8 ngayong taon na mas mataas kung ikumpara sa 213 cases sa parehong period noong 2018. Kasama mo sa DYRI Iloilo, Radyo Man Magi Maleriado, Tatak RMN. Pumunta naman tayo mga kasama sa Visayas. Sa Kalibo, Mosquito-Borne Task Force binuo kasunod ng tumaas o tumataas na kaso ng dengue sa bayan ng Balete. Kasama mo sa balita, Radyo Man Dante Torquator ng RMN Kalibo. Bumuo na ang bayan ng Balete ng tinatawag na Balete Mosquito-Borne Task Force para natutukan at masugpong patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa nasabing bayan. Ang grupo na ito ang maglilibot at magmo-monitor sa mga barangay para mabigyan agad ng aksyon. Base sa record ng Department of Health Region 6, pang-apat ang bayan ng Balete sa may mga kaso ng dengue kung saan umabot na ito sa 104. Sa 10 barangay ng Balete, ang barangay poblasyon ang may pinakamataas na kaso na may 29. Sinusundan ito ng Aranas na may 26, Pilisiano na may 19, at Arcangel na 18, at ang Oquendo naman ang walang naitala. Napag-alaman rin ng RMN News Team kay punong barangay Joro Barrera Senior na merong 2 namatay sa Sitio Canyugan, barangay Pilisiano dahil sa nasabing sakit at base na rin sa findings ng doktor. Dagdag pa ni Barrera na nalaman nila base sa kanilang pag-inspeksyon sa mga kabahayan ay nadiskubre na ang mga bahay ay nag-imbak ng tubig dahil sa nagdaang tag-araw, pero ito ay mga walang takip at may mga kitikiti. May mga nakita rin sa pinutol na kawayan na ginawang bakod at iba pang pwedeng pagitlugan ng lamok. Kasama mo sa DYKR Kalibo. Ako si Radyo Man Dante Torquator, Tatak RMN. Punta naman tayo sa Mindanao. Sa Iligan, ilang barangay official kinasuhan dahil sa pagpapabaya sa problema sa basura. Kasama natin sa balita, Radyo Man Junior Kabanday ng RMN Iligan. Aalamin pa ni ABC President City Councilor si Charby Shakur ang report na may ilang mga kapitan na sa Iligan ang kinasuhan na dahil sa pagpabaya sa problema ng basura sa kanilang mga barangay. Sinabi ni Shakur na stress na ngayon ang mga barangay sa Iligan dahil itong problema sa basura kung saan mas lumala pa hanggang ngayon. Inatasan kasi ngayon ang mga barangay na manguna sa pag-segregate sa mga basura bago ito kunin ng mga garbage collector para itapon sa dump site nito. E ilan umano ang hindi nakapag-segregate ng kanilang basura, kaya't kaso ang haharapin ngayon ng mga opisyal ng barangay sa Iligan. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Radyo Man, General Kabanday, Tatak RMN. Sa Misamis Oriental, mahigit 100 internally displaced persons sa provincial capital grounds inilipat na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Analiza Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Inilipat na ng Misamis Oriental Provincial Government ang mahigit 100 mga internally displaced persons o IDPs na mahigit 1 taon nang nakatira sa Capitol Grounds, Barangay 27 dito sa Cagayan de Oro. Ito'y matapos nagpalabas ng notice of dismantling ang Office of the Building Official o UBO ng syudad laban sa mga itinayong mga barong-barong na mga IDPs. Dahil dito, ipinatupad ng mga pulis ng Misamis Oriental ang kautusan ng UBO kahapon. Sa naturang panahon, na-recover ng mga otoridad ang 47 sakong bigas at inuna ng bata. Sa ngayon, may ilang mga IDPs pa ang tumangging magpa-relocate sa Lagunglong, Misamis Oriental at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa simbahan ng UCCP sa Barangay Makasindig dito sa syudad. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyo Man Analiza Amontos Reyes, Tatak RMN. Balitang Tatak.
RMN. Sa iba pang balita, mga kasama, makakuha man daw o hindi ng permit to rally, tuloy na tuloy ang kilos protesta ng mga miyembro ng Kapa Ministry bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay bilang tugon sa hamon ni Presidential Spokesman na Salvador Panelo na patunayang mayroon silang 5 milyong miyembro. Ayon kay Danny Mangaha, sa convener ng Ahon sa Kahirapan Movement, kasado na ang kanilang prayer vigil at noise barrage dito sa Metro Manila, gaganapin ang protesta sa Quezon City Circle kung saan magsasagawa sila ng Unity Walk at dakong alauna ng hapon na susundan ng programa hanggang gabi. Sa Davao del Norte, prayer rally ikakasal ng Kapa bukas. Kasama mo sa balita, Rajuman Renz Barbarona ng RMN Davao. Nakatakdang magsagawa ng prayer rally ang mga miyembro ng Kapa Community Ministry International members sa Davao del Norte at Combal Province bukas hanggang sa araw ng Biyernes sa Tagum City. Sa anunsyo ng Kapa, gagawin ang prayer rally launa ng hapon bukas sa New City Hall Open Arena, Tagum City. Ayon pa, nalayunin ng mga miyembro ng Kapa ay ang maipanawagan sa gobyerno at kay Presidente Rodrigo Duterte na huwag ito isara at ipatuloy nilang operasyon dahil malaking tulong umano ang Kapa sa mga miyembro sa pag-angat ng kanilang pamumuhay. Kung maaalala, iniutos ni Presidente Duterte na ipasara ang Kapa at iginiit na ito'y isang investment scam. Kasama mo sa DXDC Davao, Rajuman Renz Barbarona, Tatak RMN. Pakikipagdialogo sa mga leader ng mga militante, ikakasapo ng PNP bilang paghahanda naman sa sona ni Pangulong Duterte. Kasama natin sa balita, Rajuman Rhea Mamogay. Makikipag-ugnayan ang Philippine National Police sa mga leader ng iba't ibang sektor sa bansa na planong magsagawa ng rally sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na buwan. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Bernard Banac, titiyakin nilang hindi haharangin ng anumang grupo na gagawa ng rally ang SONA ng Pangulo, mapapro o anti-Duterte man ito. Sinabi ni Banac, kinikilala nila ang kalayaan ng pamamahayag pero ipatutupad nila ang no permit, no rally. Hiling ng PNP irespeto ng mga militante ang karapatan ng publiko. Aarestuhin anya ang mga manggugulo sa mismong araw ng SONA. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Rhea Mamogay, Tatak RMN. Pagbuo ng 2 special investigating teams na hawak sa kaso ng pagpatay sa 3 aktivista sa Bicol, may basbas na ni Justice Secretary Bernardo Guevara. Kasama mo sa balita, Rajuman Joyce Adra. Inaprobahan ni Justice Secretary Bernardo Guevara ang pagbuo ng 2 special investigating teams na hawak sa kaso ng pagpatay sa 3 political activists sa Bicol Region. Partikular ang kaso ng pagpatay kina Ryan Hugilio at Nelly Gasala ng Grupo Karapatan at gayon din ang pagpaslang kay Neptali Moraga, dating bayan mo na Bicol Regional Coordinator. Sa kanyang Administrative Order Number 35, inatasan ni Guevara ang prosecutors na hawak sa kaso na magsagawa ng case build-up at alamin kung talagang politika ang motibo sa pagpatay sa nasabing mga aktivista. Pinagsusumite rin ni Guevara ng report ng prosecutor sa loob ng 30 araw mula sa pagkakatatag ng 2 special investigating team. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colliantes Adra, Tatak RMN. Radyo Trabaho Balita, RMN News Nationwide. Mga kasama, kasabay po ng 7th Cityhood Anniversary ay magsasagawa ang city government ng bakuora ng trabahong handog ni Ate Lani overseas sa job fair bukas, June 20, 2019, mula alas 8 po yan ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Activity Center, SM City Molino, Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite. Pangungunahan ito ng Public Employment Service Office ng lungsod kung saan po makakatuwang nila ang Radyo Trabaho Team ng DZXL na layong matulungan ng mga aplikante. Lalahukan po ang job fair ng 40 overseas agencies at iba't ibang government agencies gaya po ng SSS, PhilHealth, TESDA, POEA, PNP, NBI at OWA. Magsisimula ang registration ng job fair alas 7:30 ng umaga. 41% na mga nag-apply sa mega job fair sa Pateros hired on the spot. Kasama mo sa balita, Radyoman Ronnie Ramos.
maswerte na kapag tala ng 41% higher than the spots o hots ang bayarong patero sa katatapos nilang regular mega job fair na ginanap sa Municipal Plaza. Ayon kay Ginoong Renato Bade, Pateros Municipal Peso Manager, mula sa 147 aplikante, 61 ang maswerte na bigyan ng trabaho sa larangan ng BPO. Meron namang nabigyan ng pagkakataon sa sales and marketing, front desk ng hotel at mga crew ng isang kilalang namamahala ng car washing sa mga pangunahing car park sa Metro Manila. Sa 147 ang mga aplikante na nasa 21 employer, ibinida ni Bade ng Pateros Peso na dalawa sa mga ito ay mula sa lungsod ng Makati at tatlo mula sa lungsod ng Tagigpaw. Ang mga taga-Pateros naman ang agad na nagkatrabaho mula sa Alokna, nasa 1,108 trabaho. Samantala, pahinga muna ang Pateros Peso sa pagsasagawa ng job fair. Kung ito mauulit sa buwan ng September kung saan isang mini job fair ang kanilang inihahanda. Wala naman silang local o in-house job fair dahil mula pa noong 2017, inalis ng dole sa kanilang tanggapan ng pagtanggap ng mga aplikante o kahit ng resume man lamang dahil walang sorting of resume na pinapay sa kanilang tanggapan. Kasama mo dito sa DZXL Manila, Rajuman Ronnie Ramos, Tatak RMN. World News, Rmn News Nationwide. Palitan naman po ng piso kontra dolyar sa US dollar 52.11. Sa Japan yen 48 centavos. Sa Hong Kong dollar 6.65. Saudi Arabia riyal 13.89. Sa UK pound 65.45. At sa euro 58.34. Samantala sa ating balita sa Ibayong Dagat, formal nang sinimula ni U.S. President Donald Trump ang kanyang pangangampanya para muli niyang pataga sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2020 election. Inihag nito na sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa Florida na tinawag niyang second home. Kasama sa rally si U.S. President Mike Pence at kasalukuyang U.S. Secretary Sarah Sanders na nagpapaabot ng mensahe at pagsuporta kay Trump. Nangako naman si Trump na hindi niya bibigyan ng kanyang mga taga-suporta at pananatilihin niya ang magandang imahe ng Estados Unidos. Balitang Sports, Rmn News Nationwide. Nanaig pa rin ang kagustuhang makapaglaro ni Rain or Shine Elasto Painters sa shooting guard James Yap sa kabila ng utos ng kanyang mga doktor na magpahinga muna ng dalawang laro. Ito'y matapos siyang magkaroon ng groin injury sa huli nilang laban kontra Fuel Masters nitong June 9. Ayon kay Rain or Shine coach na si Caloy Garcia, posible makapaglaro pa si Yap sa Linggo laban sa Colombian Jeep. Pero nakadepende pa rin anya ito sa kanyang kondisyon. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide. Nagalit ang singer-actress si Leia Salonga dahil sa pagkapakalat ng fake news na umalis na raw siya sa showbiz. Sa kanyang Instagram post, iginit ni Leia na malabong lilisanin po niya ang showbiz dahil napamahal na sa kanya ang trabaho. Maliban rito, tinanggi din niya na nag-endorse siya ng isang skincare product. Kilala po sa kanyang mga pagganap sa mga stage musical show gaya ng Miss Saigon si Miss Leia Salonga. At yan mga kasama ang kabuuan ng mga balita natin ngayong hapon ng Miyerkules. Kasama niyo po sa Extra Lawak na Balita Nationwide. Ako si Rajuman Jane Martin. At Rajuman Jenny Pahilanga. Mabuhay Pilipinas! Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Rajuman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Oras mga kasama, alas 6:01 ng magandang gabi.